Iba't ibang paglabag sa pagsabit ng campaign posters ang nakita natin sa pag-ikot sa Eastern Metro Manila. Sa lungsod ng San Juan, isang buong slate ng barangay at sangguniang kabataan candidates ang may nakapaskil na poster sa gusaling pag-aari ng gobyerno. Nakasabit ang posters ng Team KG sa Livelihood Project Building ng Barangay Isabelita, nakatabi lamang ng bago nitong barangay hall. Kalsada lang ang pagitan ng nasabing gusali sa pinaglabanan Shrine Compound kung saan nakatayo ang San Juan City Hall. Kapansin-pansin ding team lang nito ang nakasabit sa barangay property na hindi maiwasang isipin ng iba na pagpapakita ng pag-endorso o suporta mula sa mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Sa lungsod naman ng Mandaluyong, delikadong pagkakasabit na maraming poster sa tapat ng mga bahay sa Barangay Addition Hills. Kahit kasi sabihin ng mga residenteng ito ay pagpapakita ng kanilang personal na pagsuporta, malapit naman ang pagkakatali ng mga ito sa kung tawagin ay spaghetti wires o kable. Makikita ang magkakadikit na posters at salasalabat na kawad ng kuryente sa barangay na madalas kumtamaan ng sunog sa Mandaluyong. Samot saring poster ng iba't ibang kandidato o team ang kitang nakahalo sa spaghetti wires at hindi lamang iisang grupo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.